Guys, kung naiwanan natin, wala natin balikan. Hindi sabi nyo, hindi na tayo mahal nun eh. Tuloy na natin. Ha? Sa episode na ito, dalawang training camp ang magtatagisa ng galing sa round 2 ng seryeng ito. Ang Skills and Drills School of Basketball laban sa JG Elite. Abangan mo to talaga, Chok, kasi itong mag-aharap, Chok, yung JG Elite laban sa Skills and Drills kagad. Uy, parehas ano to ah, training camp? Oo, saka malalaking bulas to, Chok, malalaking players na ito. Oo, tsaka dito natin may kita kung paano yung labanan na sistema. Totoo, ito yung sistemado talaga, saka makikita mo talaga sa mga players, well-trained players talaga yung makikita mo. Kumbaga mala-finals kaagad to eh. Oo. Ito yung bigla nagtapat eh. Oo, kasi para sila yung mga contenders sa season 2 eh. Kasi nasa kanila yung coach, nasa kanila yung mga players, malalaki eh. Di ba? Siyempre, isang team ang mag-a-advance. Pagka-screen, back screen tayo dito. Angel ha, ulihin mo yung bantay, Ha? Para to, ito titin mo una, pagulat-pagulat sa choice. Yung open sila, masisimula sa table set. Kung nagtuman tayo guys, halimbawa, ikaw natutumang ka dito. Paklabas niyan, madalas yan, nagtutubol at yan. Game, so top the ball na tayo mga open. Top the ball. Game, top the ball. Yan, so bola na Skills and Drills. Tsaka tingnan mo, bata pa pero ang lalaki yan. Ang ano. Ay hindi nyo natutulong ng UPEX Basketball, kaya din natin ginagawa itong 3x3 na ito dahil para ma-showcase nila yung mga talent nila habang pandemic. Totoo yan. At syempre itong JG Elite naman, ito alam naman natin, mga anak ng mga former PBA players. So ito syempre yung JG Elite, nakita nyo naman, binisita natin ito ng karaan, di ba? Mga episode na nagdaan. Yan, at nakita natin kung paano sila mag-training, ano yung history ng team nila, paano sila nagkasama-sama. Double dribble ang tinawag dito ng ating referee. Oo, maigpitan yung mga depensahan nila. Ayan na. Ayan, nakikita natin yung mga play. Oh. Good defense, pero better offense. Grabe, tatlo na yung bumantay sa kanya, naitira niya pa. 1-0 dito para sa Skills and Drills. Yeah. Wala. Rebound Pabeliano. Bigay dito kay... Ayak, ito ba yan? Pabeliano na naman! Bam! Grabe, 3-0! No? 3-0 para sa ano? Grabe yung energy kagad ng Skills and Drills dito. 3-0 para sa JG, ano? Hindi, sa Skills and Drills. Yeah. Kaya na, Kiefer. Kaya natin ang gagawin ni Kiefer dito. Kumuha ng foul. Wise move. Siyempre, sayang naman kung kukuha ka ng foul tapos yung shoot niya free. Kaya nga kumuha ng foul para easy basket ka naman sa basket. Shoot niya para easy basket. 3-1. Pero ito Buksit. Short. Nung nakaraang nung first round nila, grabe yung binitawan ni Buksit dito. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. Kiefer na naman. Bang! All three na ang ating score. Ganong kabilis. All three. Good defense. Para sa JG Elite. Kuha ni Daa dito. At nakikita ko si Daa nagpa-point guard dito. Oo. Daa 4-2. Wala. Masyado malakas na kuha ni Buksit. At ito si Buksit, kilalang tong player na talagang 3-point specialist eh. Mm-hmm. Uy, nice pass. No-look pass yun ah. Ayan na. So, Buksit. Uy, good defense! Jump ball. Daa. Ganda ng depensa kagad. Hindi depensa ni si Kiefer. Pero ito Daa. Nice pass sana. Kaso may tinawag na foul. Meron Daa.
Keeper, didiscarte. Puta na kaliwa. Uy, good defense. Good defense. Pero si Nape, wala. Good defense by skills and drills dito, ah. Ito na, Buksit. Buksit, good defense para sa JG Elit dito. At syempre, ngayon na sila hindi nakakapaglaro. Sa suwerte ng mga bata. Hindi ka pumito. Pero Buksit, yak ba? Basket yan para kay Buksit. 4-3, 1-point lead by Skills and Drills. Pero ito, Keeper, ang higpit ng depensa nila kay Keeper. Oh. Talagang dinidepensa nila ng dinidepensa. Pero ito, uy, sumablay ha. Nakakagulat yun, sumablay na free throw. Ayan si Buksit. Buksit lumipad. Pero wala kuha ni Buksit pa rin. Nakuha ni Daa. Pass to Dwayne. Dwayne for two. Wala. Ayan na si Buksit. Pinsan natin ang gagawin ni Buksit dito. Ayan. Uy, grabe yung galaw na kagad sa layang. Rebound by Dwayne. Si Buksit di pa yata nakikita ang Dwayne, titigyan natin ha, kung ano didiscarte ni Dwayne. Dwayne, ang bilis. Sayang. Oh, pero ito, Ash, ha? Nakikita na si Buksit, hindi pa rin nakakashoot ng 3 points dito. Oo. Oh. Ayan na, Kiefer. Kiefer? Ayun! Ayun na naman. Galing ni Kiefer, no, kapag alam niyang ipit na siya, makakapag-sell siya ng ano eh. Foul, no? Oo. Pero ang mahalaga dito, kung napafoul ka, kailangan mo i-shoot yung mga free throw talaga. Oo. Kasi malaking bagay yan eh. Kahit nag-free throw ka, wala lang. Oo, para ma-fouled out lang ako lang ako, ganun lang. Pero iba eh, kailangan may conversion ka pa rin eh. Gaya na kaya, kailangan mo ma-convert talaga. Kasi sayang naman, di ba? Dalawang back-to-back free throws na miss niya na yan. Abellano, good defense. Abellano. Tulad nga na sinabi natin, mahalaga itong mga bawat free throw ng both teams dito dahil syempre. Ang lalapad ng players ng skills and drills, ito yung ginagawa nilang advantage kaya sila pasok na pasok sa ilalim. Kaya nga eh. Ang kailangan dito ng ano ng JG Elit, talaga labanan din nila ng ano katawanan eh. Kasi kung hindi nila labanan ng katawan, sila yung mapapagod dito. Ay! Shotback violation. Pabellano dito. Buksit umiilalim, pinasok na naman si Buksit dito. Ayun na, nakita natin ha. Medyo yung shooting form niya, medyo umayos-ayos na. Uy! Foul! Sayang. Ang gandang ginawa ni Da. 5-3. Pero ito Dwayne, tingnan natin yung discard ni Dwayne. Musover, ang lapad talaga ng Pabellano. Hindi niya maiwanan. Parang ito talaga yung main defender kasi rin at point guard ng ano eh. Nice pass! Uy! Ni-yo-yo. Akala ko, masushoot ni Sandoval yun. Kaya man. Pero ang hirap ko pag-shoot niyo yun. Yoyo ng niyoyo. Highlights na, foul counted pa. Makikita ko na naman sa TikTok yun. Oo. Yeah. So ito, Keeper. Pinasok na naman. Didiscarte. Wala. Tatapik eh. Oo. Pabellano. Ang laki. Offensive foul ang tinawag. Nag-extend yung kamay. Gandang ginawa ni Keeper. Ako pag ganun, in-extend na ako ng kamay, pinapalo ko. Pinapalo. Parang may lamo. Oh. Ayan na, Keeper. 4-2. Wala. Rebound by Dwayne. Dwayne, step nice back. Nice pick. Grabe naman yung mga ganung galawan. Parang mga hindi bata, ano? Ang utak nun eh, kasi ang laki nun, no? Fake, tapos step back, fake, tapos jump shot agad. Siyempre, hindi naman alam ng kalaban ko anong gagawin ng susunod. 5-4. Pero ito, Dwayne na naman. Jump shot na naman. Wala. Wala. Medyo hirapan sila dito kasi ang lalaki din talaga ng skills and drills. Ito ka napapansin ko sa JG Elit, medyo isolation yung place nila ngayon. No? Oo nga. Uy, maganda nang ginawa ni Buksit doon. Parang nilabas si Buksit para palalahanan lang ng coach na kailangan mo na si Kumul. Pero ito, buhabongga. Boom! So ito, tingnan natin kung mako-convert to. Yun nga lang, tatlo na sinasablay.
Match na match talaga itong laban. No? Oh, yes, sa height, no? Yun nga lang, may pag-advantage ang katawan yung skills and drills. No? Pero sa ngayon kasi parang wala ka kasing makitang easy basket sa kanila. Pero ito talagang off, ano no? Parang off night, kumbaga si Buksit dito sa mga sa 3-point. Kumbaga bad start. Ayan na. Dwayne, tingnan natin ang gagawin ni Dwayne dito. Uy! Bad pass para kay Dwayne. Ayan, timeout. Yeah. So last 10 minutes ang low scoring ball game. Low scoring ball game talaga kasi tingnan mo naman, puro foul, puro free throw yung nang nangyayari sa atin. All the way tayo, gumalaw tayo. Gusto natin puro first option lang lagi tayo eh. Yung diretso natin yung play natin, diretso natin yung play natin. Tingnan mo yung box game dito, step agad doon. Pag sige mo si Charles, sige mo si Charles ha. Kaka po. Hindi nakikita. Nag-off no, talagang parang laging broken play nangyayari sa kanila eh. Hindi kagaya na ito, ang daming kick. No, dalawang screen na yun naman. No? Nakakuha sa ilalim. Alalim? Kaso masyadong malalim. Pinilit. Pero ito, Dwayne. Dwayne, 4-2. Well, short. Rebound by Buksit. Tingnan natin. Tingnan mo paano mag-reset. Oh, okay. Tingnan mo paano mag-reset yung skills and drills. Talagang kumukol sila kung ano yung ano. Pagka alam nila nagra-rattle na kailangan pumwesto muna at mag-refresh. So ayun talaga yung talagang ginagawa natin na mabigyan mga exposure ng mga sumasali dito. 7-4. Siyempre para mapakita din yung mga talents nila. Totoo yan. Saka itong mga players ng Skills and Grids at JG Elite hindi malayong pumasok agad sila sa team na may sistema kasi sistemado na sistemado na sila. Pero ito Kiefer ha? Oo, 7-5. Uy, bumawa! Bilis ng pangyayari. Hindi. Nung nakashoot si Kiefer, bumawi agad si Buksit eh. Kaya end one pa yun. 8-5, 3-point lead by Skills and Drills. Tingnan natin kung mako-convert. Pwede maging 4. Wala! Rebound by Daa. Dapat si Daa dito eh. Mapagana niya yung mga ano niya, shooting niya. Ito na! Uy! Grabe, sakalpukan eh no? At nakikita ko buo na loob ni Daa dito no? Uy! Ano? Ito yung problema ng ano? JJ Elite? Ang dami niya free throw. Grabe separation nun! Kaso hindi na finish. Uy! Dinipensahan ng kakampi. Natapik, natapik. Oh. Ayan na si Daa. Tignan natin ang gagawin ni Daa dito. Ayan na si Dwayne. Dwayne, nakakuha ng first step. Teardrop! Basket! Bandang basic lang. Oo! True defense pa! 8-6! Dalawa na lang. Point lead. So nag-timeout dito ang JG Elite. Siyempre hindi nila sasayangin yung pagkakataon na to turn over ang kalaban. Kailangan maka-convert sila kagad. Kailangan nila maka-convert to. Ayos na tayo. Hindi namin yung dalawang shooter natin. Yun ang sinasabi ko sa inyo guys. Palagi may help yan. May mga open, mga open sa atin. Okay? Atakin dito at yung dalawa to. Okay? Pero kung open na, step na natin ha. Pero kung may bumihin, hindi na natin shooter natin. Ha? Maybe ha? Ang laro kasi ng JG Elite ngayon dito, kailangan pag naka-stop sila, kailangan maka-convert sila. Oh, hindi yung pwede maka-stop sila, sa-stop din sila. Stop din. Yeah. So last 8 minutes and 23, 8-6 ang ating score. Low scoring lang. Low scoring ball game talaga. Ayan na, nakikita na natin yung play. Good defense. Daa. Nice, pick out. Wala. Kaso hindi na-convert. Uy, na-convert naman. Grabe naman tinuwa sa ulo. Ooh, foul. Napaka-intense ng laban na to. Bodies on the floor. Pabiliano. Good defense. Nakuha ng JG Elite. Tingnan natin Daa. Nag-relax lang, sabi ng coach. Relax lang. Ayan, tingnan natin ang gagawin nila dito. Ayan yun. Ayan na. Nice pick. Ito, Kiefer. Plays up. Foul. Grabe. Hindi nila alam kung sino talaga mag-step up dito. So, penalty na pala dito. Penalty daw ito. Ang skills and drills. Yan, mahalaga yung mga free throw na ganyan. 1-point lead, oh. No? At alam ko magiging advantage siyang dish nyo ito. Oo, oh, good defense. Iniwasan. Wise move done by Dwayne. Ang galing, no? Oh. Kailangan nila umatake na umatake dito dahil penalty na. Lalamang bang! Lamang na po ang JG Elite. Ganong kabilis. 9-8. Penalty skills and drills ang di alam ng coach. Yan.
seat. Oh, yung mga pasahan na itong ano, no? Oh, all na tayo dito. Ang ganda all ng laban. Ang ganda ng laban. Oh, ito yung sinasaan, tinutukoy natin na labanan ng mga coaches at pakutakan na strategy. Uy, foul! So, penalty na to. So, 10-9 ating score, mga ka-Hoopex. So, may patay 7 minutes dito. Good defense para kay Jedrick Da, kaso yun nga lang. Outside na. So, ito, number 11. Bobomba yata, umiikot, tinutok, wala, nakuha ni Buksit. Basket yan, all 10. Madikit-dikit na. Oo, all 10 ha, all 10. Hand off dito kay Kiefer. Hand off ulit. Dwayne na naman. Short na lang. Uy, offensive foul yan. Moving screen. Moving screen. Oh, kita-kita natin nag-moving screen. Pag i-screen ka, dapat naka-establish ka. Kada game, mayroon tayong choppy one. Kiefer, grabe. Ang bilis. Babawi yata si Pabelliano. Hindi, nakuha ni Jedrick Da, pinasa kay Dwayne. Ang bilis ang laro dito, Ash. 11-10 na sila bigla. Oo. Pero ito, Dwayne kumukosover. Tignan natin. Foul! Sayigan. Akala ko gagapa. Oo. So, ito nga malaking advantage din ng JG Elite. Kasi penalty na rin ang skills and grace. 5 files pa lang yun. So, ang yun nga lang, hindi talaga nasi-shoot yung mga free throw nila. Napak- oh. 1-point lead pa rin. 1-point lead pa rin. Pero ito, Buksit. Nice pass kay Pabelliano. Kaso wala, tipin. Yun, all 11. All 11 tayo dito. Medyo dikitan lang talaga. Mm-hmm. Ayun yung sinasabi namin na parang itong dalawang team na to is contender dito sa 3x3 na to. Mayroon, Dwayne. Ang ganda ng gawa ni Dwayne. Dwayne, nice pass. Pinawa! Oh! Basket and one! Yan, yung foul counted and one na yan is brought to you by The Barbary and The Soul Game. Yan. Kung saan pwede kayong magpa-customize or magpagawa ng mga sapatos? Lahat-lahat, yung mga luma mong sapatos. Oo. Kung may Jordan ka na, Kobe ka na, gusto mong gamitin ulit, pwede nyo para store. So visit nyo lang po ang Facebook page at Instagram nilang page na The Barbary PH. 5 minutes and 9 seconds remaining. Grabe ang ginawa ni Jedrick. Pag na-shoot niya to. Mukhang may takip yung ring dito sa retro ng game. Oh. Pero ito, tingnan natin. Dwayne, pass to Kiefer. Kiefer yata ang... Si Kiefer yata ang didiscounty dito. Kiefer, step back to. Nice D para kay number 11. Ay na si Buksit. Buksit. Nako! Eto na ba? Iwala pa. Jedrick Da for two. At si Jedrick nga nag-i-step up dito sa larong to. Lumang sila ng tatlo, 14-11. Pabelliano, pupukol. Wala akong ibang kay Jedrick Da na naman. At ito, relax lang daw. Sabi ng coach, relax lang daw. Dwayne, didiscarte, nakaiwan. Kaso, blue ball. 3 minutes and 56 seconds. Oh. So, 3-point lead to. Grabe. Grabe, ito yung laban na sobrang ano, no? Ang nag-step up kasi na humabol sila si Dwayne eh. Oh, tapos si Dwayne. Tapos sinundan niya sa ano? Kay Jedrick. Pero i-mention ko lang dito yung mga miss free throws ng JG Elite. Napakahalaga. Guys, kung naiwanan natin, wala natin balikan. Hindi sabihin nung, hindi na tayo mahal nun eh. Tuloy na natin. Yes, yes. Good defense, nice challenge. Number 11. Pasa kay Buksit. Pinali. Oras. 3 minutes and 39. 3 minutes and 39. Wala. Pero sa kanila pa din, ha?
Pero ito buksit, inere na naman agad. Nakuha ni Dwayne. Ay, ni Jedrick na. Ang grabe si Jedrick sa mga rebound dito. Sipag ni Jedrick. Oo, kinukuha niya lahat na rebound dito. Pero ito, Jedrick. Pull up. Wala. Nakuha pa rin nila. Paso Jedrick na naman. Jedrick na naman. Umatake, binali pa. Wala. At nakuha niya ang 11. Reverse, pero good defense para sa JG Elite doon. Yan, 14-11, 9 seconds to shoot. Grabe, sobrang parang mamamalat ako dito sa larong ka. Good defense, 5 seconds to shoot. 5 seconds! Pabellano, pinilit. Ooh. Nakabasket pa. 14-12. Oh. Pero ito, Dwayne. Tingnan natin, tingnan natin. Oh! Hindi papasok pa. Uy, sayang. Pag-untid ko, mga kahupiks. Oh. Time remaining. 2 minutes and 28. Pero ito, nahihirapan. 5 to shoot. Naku, nahihirapan. Skills and drills. Pipilit na naman. Basket yan para kay Pabellano. Isa na lang kalamangan. Jedrick. Oh! Cool ka! Fake, no? Kasi madudulas ka talaga doon. Hindi, yeah, bilis kasi. Pag pipilitin mo habulin yung shooter, pag nag-pivot yan, nangyari ka. Last 2 minutes and 15, 1 point lead by JG. Pero ito mo, pang 10 free throw na. Free throw ang kalaban dito ng JG. Uy, nakawala! Point lead dito by JGLE. Pwedeng mag-all to. Pero Pabellano, all 14. All 14. Ayun na, mahigpit na ang depensa. Last 2 minutes. Naiiwan. May jump. Liga. Pero ito, Dwayne. Nakuwala. Pero buksit pa sa Pabellano. Pabellano. Buksit. Uy! Ito na ikot. Uy! Wala! Walang tinawag yung referee doon. Pero ito, Pabellano, kung makahawak sa kanang kamay, ha? Ay, sa kaliwang kamay, ha? Pero ito, play. Esi, lays up. Wala pa rin. Time remaining. 1 minute and 23 seconds. 1 minute. Tingnan natin kung ano mangyayari sa 1 minute. Ito, mga ka-opex. Pabellano, fake pass to number 4. Number 4, aatake yata. Hindi, pinasa kay Buksit. Buksit, 4-2. Ito na ba? Wala pa rin. Nakuha ni Jedrick. Keeper. Side step jumper. Wala. All 14 pa rin. Oras. 53 seconds remaining. Wow. Meron pa. Hindi pa naman sila penalty dito. 47 seconds remaining. All. All 14. Warning for penalty na dito. Pero ito, Buksit. Atake pa. Nice pass sa number 11. Lays up. Wala pa rin. Nakuha pa rin ni Buksit. Hindi. Ni Pabellano. Foul. Foul. Flex. Grabe naman yung jump shot na yun. Galing. Grabe, pamatay yun. Si Pabellano talagang kanina pa kasi talaga din aggressive to. Talagang pinapakita niya rin talaga yung ano eh. Akin tong larong to. 36 seconds remaining. 1 point lead dito by skills and drills. Grabe naman. Pag na-shoot niya to, dalawang kalamangan. Kalamangan. So ito. Kiefer. Pang-all. Grabe naman yung si Kiefer dito. Last game clutch din yung ginawa ni Kiefer. Grabe. Parang si Kevin alas. Totoo. All 16. Oh, grabe yung grabe puso tsaka yung focus, no? Time remaining. Oras. Wait, Joel. Basket! Lamang na dito ang JG. Oras. 30 seconds!
Pabiliano, fade away. Wala. Oh, grabe yung laban. Hindi na ako makapagsalita. Pabiliano for 2. Short na kuha ni keeper. 18 seconds. Ano to eh? Bilangin mo na, bilangin mo. 14. 13. Nice. Uy! 10. 8. 7. 5 seconds. 4. Buksit. Wala! 2. Game ball. Grabe naman yung laban. Mga kaupe, sobrang intense kasi nung una lamang yung skills and drills. Sa end game natin, close game, nakahabol pa dito yung JG Elite. Grabe biglang. Oh, grabe yung namalat ako na. Oo, hindi kasi back to back clutch play. Galing sa foul counted ni Pabiliano, naka-foul counted si keeper sa 2 points. So tamang-tama lang din talaga yung naging expectation natin sa laro kasi Inigitan pa nga nila yung expectation natin. Alam nga, ang pag-ano namin is talagang digitan lang. Pero hindi ganito ka-intense. Hindi kasi nung una early game kasi talaga, walang ano nga kasi. Ano lang eh, depensahan, kapaan, nung ano na, ayan na, nagsilabasa. Grabe, talaga namalat ako dun. Tsaka yung pag yung feeling, nabalik yung feeling ko na pag nanonood daw kinakabahan ako. Nanonood daw kinakabahan. So si Kiefer nung medyo naging maalat yung laro niya eh. Pero nung huling possession na ginawa niya yung ganun, yung na-foul counted niya yung possession na yun. Pero mention ko lang din sa JG Elite, almost 11 or 10 free throws ang sinablay nila sa long time. Good game pa rin para sa skills and dreams. Coach, ano masabi mo sa napaka-intense na laro? Medyo pinagpawisan ka yata. Hindi ko alam. Kung saan lang mainit, dito ba sa venue o yung game eh. Katingin ko yung game eh. Kahapon, pinaractice namin yung filter na yan eh. Kasi, ang alam ko dito sa game namin, marami yung foul eh. Kasi kasama kami sa Pasay eh. Oo, siyempre eh, lahat ng kalaban dito, spread it namin malakas. Walang mahina. Oo, sabi naman sa nila, bawa game natin, sipin natin, kalaban natin malakas. Sabi sa amin ni Coach, lahat kami dapat mag-step up eh. Wala, hindi isa, hindi tatlo. Lahat kami. Para yung flow ng game mas maganda. So kami rin, nakipagsabayan kami kahit na mas mabibigat sila sa amin. Puso lang yung nagpapanalo rin sa amin. Talagang buhababa na yung oras. Ano bang naging mindset mo din para itira yung last shot na yun? Focus lang. Super enjoyable daw. That's why I joined basketball. Super fun yung mga close games and everything. Dwayne, ikaw yung nagpasimula nung run nyo. Kumbaga, ikaw yung nag-start para uminit yung team. So ano ba naging mindset mo sa laro? Yun, dapat may isang dapat maging, you know, mag-up ng level. Kasi pag walang mangyayari, talagang sa baba kami, walang mangyayari talaga eh. So kailangan kong mag-page charge. Buti nga, nanalo kami. Yan, so kasama natin yung skills and drills. Good game pa rin. Congratulations. So proud. Salamat po sa pinakita niyo po ng laro. Coach, ano po masasabi niyo po sa naging laro? Maganda yung game. Yung sa uli na lang, medyo nagkaroon ng sa defense namin. Nagkaroon ng problema. Pati sa offense, nagkanya-kanya. Sana sa susunod na game namin, maging aras sa kanila. Shoutout kay Tito Domen sa short goal team namin. Sa Tito ko na hinati daw sa training namin. Kaya dati na tinutulungan ako mag-training sa mga kapamilya ko. Sa mga tropa ko sa amin sa Hills, sa province namin sa Ilasan at kay Beverly. Sa pamilya ko po, lalo na po kay Mama at saka po, shoutout po sa mga tropa ko. Shoutout sa mga pamilya ko na nagsuporta sa akin dito, pati mga pinsan ko sa Lucena. Susunod sa Hoop X3x3 Battle Season 2. Ay, tabi mismatch kanina. Pwede mong bigay dito, tapos pay sa pagkakas.